Magandang araw, gabi sa inyong lahat. So, ito ang masasabi ko kay Nani Atosa. Pre, hindi ibig sabihin na kinukontra kita, kalaban kita personally. Hindi. Gusto lang kita i-correct kung anong tama. Kasi totoong kaibigan mo ako. Ayaw kitang i-tolerate. Kasi kung yung mga dati mong binubuli na fake news ay matatakot sa iyo at hindi na pumalag ako iba, kahit araw-arawin mo pa ako, the better. Kasi mag-aalaman yan kung sino ang nagsabi ng totoo. The more you talk, the more mistake. Sa akin, the more evidence, the more correct. Yan lang ang prinsipyo ko. At isa pa, gusto kitang magising na tama na. So, alam ko, Nani, alam mong mali ginagawa mo. Nakasanayan mo lang kasi walang pumapalag sa'yo. But now, by this time, ako ang papalag sa'yo. Don't worry, hindi kita dadaanin sa anumang paraan. Lahat sa legal ko para ipadaan. At ito pa, Nani, masasabi ko sa'yo. Kung yan lang mga sayawar mo at pagbubuli, hindi na ako matitinag dyan kasi out of 25 years ko sa being operative, 25 years kaharap ko ibang klaseng kriminal ang hinahabol ko, hinahanap ko. Sanayin ako dyan. Kaya ngayon, kung gusto mo, isali mo yung lolo ko, nandoon pa sa ilalim ng hukay, isali mo sa vlog mo para sirain mo, pwede. At ano pa, yung anak ko, pwede. Pwede. Isali mo. Pero ito lang masasabi ko. Lahat idaan ko sa legal. So, klaro tayo. Basta ako, hindi ako atras sa'yo unless ikaw ang magbabago at mag-admit na nagising ka. So, ganito. Meron kang supporter na si Lisa Sembrano. Ayos naman ang pagkatanong sa akin. Basa ko. Bakit daw nasabi ko na may criminal record ka ngayon? Pagkos noon, ako mismo ang nag-clear sa clearance mo sa NBI. Ha? Clearance sa NBI. Ganito yan. Totoo yan. Hindi ako totoo yan. Na cleared si Nani sa NBI. Yes, totoo yan. At yung clearance is legit. Totoo yan. Wala akong gusto dyan. But as far as the four corners of that clearance only in BI. Kasi kaya nga meron tayo pang police clearance, barangay clearance, RTC clearance, court clearance, fiscal clearance. Kaya nga meron na mga iba-ibang clearance. Kung ibig ko sabihin na yung clearance in BI covered na sa lahat, sana wala na yung mga clearances na ang police clearance. Wala na yun. Under yung BI. Covered yung BI. Bakit meron pa mga clearance? Bakit ngayon meron mang clearance? Magkuha ka ng RTC clearance, MTCC clearance sa mga korte, sa fiscal. Kasi may different coverage sila. So, wala akong iniba sa sinasabi ko. Cleared si Nani sa NBI. Pero sa korte, wala siya napakita. As of now, wanted siya para sa akin. At yung papeles niya, may nagtrabaho na doon. At baka ang feedback ko, either district, magkaalaman na. So, wala akong intensyon na masama. Ito lang ang katotohanan lang. The more ka mag-fake news, the more katotohanan ang ipalabas ko para makorek ka na ni. So, ito. The more mo akong siraan, the more akong magpalabas ng mga katotohanan at mga butas mo. So, hindi ako ang hindi ako ang mismo galing sa bibig ko lang. Yung mga sinasabi ko dito ay based on my evidence na nagaya. So, ito na niya. Ulitin ko, wala akong masamang intention sa iyo. Anong mangyari mo dyan? Wala ako dyan. Out ko dyan.
sa lahat ako sa akin sa legal ko ipa daan. So go ahead lang, matutusin ako, mabuhin ako, go ahead. Hindi ako matitira dyan kasi alam ko ang katotohanan. Simple lang hamang ko sa iyo, bigyan mo akong ebidensya, sasagutin kita. Pag wala kang ebidensya, nothing yan. So ito ang ibig ko sabihin na mga ebidensya, ito sa ebidensya, yung mga pangbababoy mo sa akin, inakulit ko yan. Meron akong tao na nakatutok sa channel mo para lang mag-record mo dyan ang trabaho lang niya. So pakinggan mo to. Is there a difference between cyber libel at itong matagal nang nasa batas na libel? Dapat sa sir natin intindihin na meron tayong traditional libel na nasa revised penal code natin. Yan din yan, in-extend lang yan sir, ng ibang format which became the cyber libel. Pero ang elements sir ng libel under the revised penal code, yung traditional, are the same. Extend lang yan sir, ng ibang format which became the cyber libel. Pero ang elements sir ng libel under the revised penal code, yung traditional, are the same sa cyber libel. It should have yung allegation of a discreditable act that tends to cause dishonor, destroy the name and reputation of anyone. Ang element pa niyan, sir, is publication. Dati, sir, sinusulat yan. Right now, ang publication natin is through internet. It's on, okay, internet is not just websites, no? Okay, before we go to the Maria Ressa case, and she's being, ang complaint laban sa kanya, yung article na lumabas sa Rappler website. Pero most people are doing Facebook, no? And kung ano ng mga sinusulat nila sa Facebook. Lumampas na sa yung tinatawag na one-year prescription period because you were saying cyber libel is just an extension of libel and under the revised penal code daw, you only have 1 year after publication to file a libel complaint. But this is a complaint filed against Rappler for an article that they published in... So, bakit itong anti-cybercrime group, PNP, yung nalagay ko na background or desktop. Kasi sa NBI kasi marami na ang volume ng trabaho nila. Kinausap ko yung kilala ko sa anti-cybercrime group at tanong ko sa kanya, nandito ako abroad, ano bang file kaso, kaya sabi niya i-compile mo lang yung mga audio saka yung mga screenshot ng sa community, lahat na, nandito na lahat. Kahit i-delete mo yun o i-private mo yung mga video, tapos na, dito na lahat. So ito, may violation ito. Kahit wala sa posisyon niya, hindi niya hawak ang baril. But, ang nasa baba nito is comment. And the comment, ang close sa comment sa conversation nila doon, ay nagbenta siya ng baril. Merong price na na-highlight natin. Which is, for me, this would tantamount to gun running. And, don't forget, itong mga convo o sa mga SOCMED, this is already considered an electronic evidence sa korte. Electronic evidence to considered sa korte. So, ito ang convo nila, ang yung sa comment below. Anong naman sa comment? Kasi kayo nalang babasa dyan. So, meron niyang mga figure, involved figure. Ito say, nag-deal siya ng baril. Which is, ang gawin ko dito ay i-report ko to sa CSG or sa SOSIA or sa CIDG. Depende lang. So, ito pa, another violation ni Nani na napakaseryoso. Sa kanyang comment sa Facebook, meron siyang nasabi dito na seryoso na parang magpasabog ng ako ng bomba. Ito, para sa iyo, Nani, wala lang to, pero ito may violation ito. Ito ay bawal. Under Presidential Decree number 1727. Basahin nyo. Declaring as unlawful as a malicious submission of false information of the willful making of any threat concerning bombs, explosive or any similar device or means of destruction and imposing
penalties. Therefore, so ito ay napakaseryoso. Kaya ang iba dyan, nakulong. Vlogger Drew Olivar will be facing charges for posting on social media unverified information about a supposed bomb threat. That is according to Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. In a Facebook video that is no longer available, Olivar had suggested that a bombing similar to Plaza Miranda may take place. This was meant to discourage people from joining demonstrations held during the 46th anniversary of the Declaration of Martial Law. Lang muna kasi ito pinakita ko yung agency niya. Next video ko na ito i-discuss ito ko kasi may mga explanation ako dito sa paano mga nag-exist to bakit ko ng permit check. So maraming salamat, God bless us all, and sana money nani pare gumising ka na at bago na tayo.